panahon na mahigit sa kalahati ng populasyon sa mundo ay nakarely sa internet, maging ang access ay sa pamamagitan ng desktop o maging sa mobile devices, napakahalaga na maging safe ang browsing online, lalo na sa mabilis na innovation sa internet at paglitaw ng artificial intelligence o AI, na nakadadagdag sa dahilan na lalo nating pag-ibayuhin ang pag-iingat sa environment ng internet. Upang malimitahan ang panganib gaya ng fraud, catfishing, cyberbullying, invasion of privacy, identity theft, at panganib sa mga bata pagdating sa malalaswang images at sexual predators, narito ang mga hakbang na maaaring gawin upang huwag kang maging biktima nito. Tip number 1. Personal information should be kept professional at limited. Limitahan ang isinishare na personal information online sa mga professional need-to-know info. Tip number 2. Set strong passwords. Hindi lamang ang paglalagay ng password ang kailangan dahil kaya na rin ng mga cybercriminals na ma-reveal ang basic passwords sa pamamagitan ng software. Kung kaya, hindi lamang strong password ang epektibo, maging ang two-factor authentication ay malaking pakinabang. Maaari din kayong gumamit ng password generator at tandaan ang random passwords ay stronger. Tip number 3. Be cautious about what you post. Hilig mo bang mag-post? Lalo na ang mga kabataan ay nahilig na mag-post ng halos lahat ng ginagawa o nangyayari sa buhay nila. Ngunit alam mo ba na ang ipinost mo ay naglalagay sa panganib ng krimen, hindi lamang sa iyong tahanan, bukod pa sa panganib ng fraud dahil sa maging ang information na ito ay pwedeng gamitin sa criminal activities, kung kaya mag-ingat sa posting. Tip number 4, be careful of what you download. Kahit anumang device pa ang iyong gamitin, desktop, mobile phone o anumang mobile device, ang pagda-download mula sa unsecured sources online o pagkiklik ng isang link na hindi secure ay makakapag-download ng malware sa inyong mga device na kayang nakawin ng mga password at personal info na nakastored dito. Kung kaya, maging maingat sa pagda-download. Makakatulong din ang paggamit ng security software sa pag-screen ng mga digital download. Tip number 5. Buy online only from secure sites. Kung mahilig ka naman sa mga online purchases, bumili ka lamang online sa mga secure websites upang maiwasan ng risk ng iyong personal info sa mga cybercriminals. Ang secure website ay may HTTPS website address instead na HTTP lamang na address. Ibig sabihin ay gumagamit ito ng security certificate that lacks connection at binibigyan ng protection ng inyong info na ma-access ng third parties. Tip number 6. Be wary of who you meet on the internet. Malaki ang panganib anuman ang iyong edad, gaano ka man katagal nakikipag-usap online sa ibang tao. Mananatiling stranger ang mga ito at walang garantiya na totoo ang ibinibigay nilang identity sa iyo. Kung kaya, huwag ibigay ang maraming personal info sa sinumang na-meet mo online. Kung nais makipagkita ng personal, ipaalam sa mga kaibigan o sa mga kakilala at laging piliin ang public place sa pakikipagkita. Tip number 7. Your internet connection should be secured. Ang pag-connect sa isang unsecured internet connection ay isang risk dahil ang iyong personal data ay maaaring gamitin for criminal purposes. Ang paggamit ng iba't ibang password sa computer at sa router bukod pa sa software update ay mahalaga sa security ng iyong connection. Laging tandaan, knowledge is power. Now you know.